Good evening mga kasolar. Ngayon naman po, tuturuan ko kung paano kayo gumawa ng battery ng e-bike gamit ang mga Life PO4 na ganito. Nabili ko kay Alfred C. At gagamit din tayo ng BMS. Ito, Life PO4 16S. 48 volts kasi ang e-bike ko. So, gagamit tayo ng 16S. Na may rated ampere na 35 amps discharging current. Charging current parehas 35 amps at saka discharging current na 35 amps. So, itong gagamitin natin, ito may with balance siya, may balancer. Okay, itong nabili ko, napakagandang ano, hindi siya mukhang low quality. Medyo may kabigatan siya kumpara dun sa mga parang ordinary lang na BMS. Ito, meron siyang 16 ang positive niya. Ito, yung lahat ng kulay pula na to ay nasa positive lahat. From B1 to B16. Itong black na to, ito sa negative. Okay. Gagamit din tayo ng ito, mga battery spacer. Kaya battery holder. Tawag rin nila dito, battery holder. Ayan. So, i-assemble natin yan. Mamaya, papakita ko. Isa-isa. Okay. Sa ngayon, assemble ko muna. Tapos, papakita ko mamaya kapag na-assemble na yung buo. At yung connection mamaya, ituturo ko kung paano. Okay. So, ang una pong natin gagawin, itong mga battery spacer o holder, assemblein natin at gagawa tayo ng ganito. Ayan. Kapag na-assemble na po natin ito, ayan, kung mapapansin nyo, dugtong-dugtong na yan, sa taas, sa horizontal, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yung sa horizontal. At yung sa vertical, 1, 2, 3, 4. So, 8 times 4, 32 po lahat ang mabubuo natin dito. Kaya ginawa ko siyang 32, gagawa tayo ng bali 16S ang gagawin pala natin. So, magpa-parallel tayo ng dalawa nito. Kaya yung 16 times 2 magiging 32. Okay, so ganun po ang unang step na gagawin natin. Assemblein muna natin itong mga battery spacer or holder at gagawa tayo ng dalawang ganito. Okay, so ulitin ko, 8 dito at 4 doon. Okay. So ang susunod naman po ay ang pag-assemble na ng mga Life PO4 na battery. Ignore muna po natin ito, itong connector na to. So kung mapapansin nyo, naka-install na itong mga Life PO4 32650 na battery. Ganito po yung arrangement niyan. Okay, so yung dalawang positive magkasama sa pababa po tayo, dalawang negative ang kasunod, tapos dalawang positive ulit, dalawang negative, dalawang positive, dalawang negative, magkasunod po yan, bawat dalawa magkaparehas, parang paganyan po yan. Ayan, dalawang positive, dalawang positive, dalawang negative, dalawang positive, dalawang negative, dalawang positive, dalawang negative. Ganyan po ang arrangement niyan. Ganyan din po sa likod. Okay. Yan po. Sa-side ko na lang po para hindi masyado nakaka-ano. Yung pong matutulis na to, ito po yung kuha lang po ako para hindi kayo malito. Ito kasi, itong type of battery na to, ito yung tinatawag nilang 32650B1. Kung saan, yung positive, itong may female na plug sa taas, ayan, female siya. At yung parang male, ito sa baba, ito yung negative. Sa B1 po to. Okay, so ito yung positive, ito yung negative. Ganun po ang arrangement natin dito, makapansin nyo, pababa po tayo. Negative, positive, negative, positive. Kasunod, negative, positive, negative, positive, tapos pababa ulit, negative, positive, negative,
positive, negative, positive, negative, positive. Ayan po, ganyan po. Ang susunod po, paglalagay na natin ng tubbing wire. Okay. Gawin ko po muna, tapos mamaya papakita ko kung paano ko sila pinagdugtong-dugtong. Okay. So, ngayon naman po, nalagay ko na yung mga tubbing wire. Kung mapapansin nyo, ito yung mga positive ko. Dito siya mag-start at dito siya matatapos. So, dapat malaman nyo lang mga ka-solar, bago nyo i-assemble to, dapat maingat lang kayo ng konti kasi dapat alam nyo yung pagkasunod-sunod. So, explain ko lang ng madalian to para maintindihan nyo, pero papakita ko ng kung paano ko ginawa. So, yung dalawang positive dito ako nag-start. Tapos sa likod, nagdudugtong yung magsisiris yung dalawa. Ito yung likod ng dalawang positive, ito na yung negative, at ito yung kasunod yung positive. So, magsisiris itong dalawang negative na to dito sa positive na ito. Kung mapapansin nyo, meron siyang straight na tubbing wire. At sa likod, dito siya magkocontinue. Ayan, ito siya. Magsisiris na naman siya sa susunod na positive. Itong negative, magsisiris dito sa positive. Then, ganun din siya. Negative, magsisiris sa positive. Okay. Tapos, sa dulo, mga kasolar, since hindi siya straight na dederecho hanggang pababa, kumbaga, lumiko siya dito sa pakaliwa, ang ginawa ko lang, kung ito yung huli na negative, ito yung kasunod niya. Dito ko siya, parang i-assume lang natin na itong kasunod na to, dito siya sa kasunod, dito siya pababa. Pero imbes na pababa, parang i-ano na natin dito para mag-space saving tayo. So, negative, dudugtong sa positive. Okay, so yung likod nito, itong negative dudugtong sa positive. Okay, so ganun lang siya mga solar, paulit-ulit. So para hindi kayo malito, kung gusto nyong i-take note ito, pansinin nyo lang yung pattern na ginawa ko. Kung dito tayo nag-start sa positive at dito tayo natapos sa negative, pansinin nyo yung pattern mga ka-solar. Magkadugtong yung dalawang dulo. Ito magkadugtong at itong matatapos magkadugtong. At yung nasa gitna niya, magkadugtong silang apat. Okay. So yung first 8, yung unang taas, tandaan nyo lang ang pattern natin. Dalawang positive magkadugtong at yung dalawang negative magkadugtong. Tapos yung dalawang gitna nila, yung apat, magkadugtong lahat sila. Okay. So yung nasa gitna naman, itong susunod na tawag dito 16 pieces na kasunod, yung pinakagitna, itong portion na to, pansinin niyo yung mga pattern niya. Magkadugtong lahat, magkadugtong lahat, magkadugtong lahat, magkadugtong lahat. Okay. So, yung last 8 natin, ito yung pattern niya. Magkadugtong tong apat at magkadugtong yung apat. Yan mga ka-solar. Pansinin nyo. Gusto nyo gawing guide to, pero dapat maintindihan nyo muna kung paano sila nagdudugtong bago nyo sundin ito. Okay. So, yung likod, mas madali na. Kasi yung likod, mga ka-solar, pansinin nyo, isa lang ang pattern nito. Magkadugtong lahat itong first 4, magkadugtong ulit itong pababang 4, magkadugtong ulit ito, magkadugtong yon. Ganun din sa susunod na pababang 4. Magkadugtong lahat, magkadugtong lahat, magkadugtong lahat, magkadugtong lahat. So, ganun lang mga ka-solar, yung tubbing wire natin. Okay, so susunod naman natin yan pagkatapos yung pagdikit ng BMS. Okay. Okay, so ngayon po, na-wire ko na itong BMS natin dito sa ating battery bank. Ayan. Okay, mamaya irarap ko na lang ito ng
dapat wrap ng ano eh, ng battery wrap. Meron na bibiling ka noon, yung kulay blue. Tapos init mo lang dun sa hot air, magsishrink yun. Eh ako wala akong ganun, so ang gagamitin ko lang mamaya is itong electrical tape. Babalot ko lang dito mamaya. Okay, so ito na siya mga ka-solar. Yan, medyo mabusisi ng konti kasi napakaraming wire, 16 wires. So dapat di ka malilito rito, nakakalito ng konti. So ganito lang to mga ka-solar. Itong black wire na ito, makapal na black wire, ito yung para sa power minus. Dito mo itatap yung power mo kung saan magkoconnect yung load. Itong kasama niyang kulay blue, magkoconnect yan dito sa negative. Dito sa battery bank natin na negative. Ito, kasama niya yung kulay black na manipis. Ito, yung pinaka guide natin mamaya sa B1 to B16. Kasama niya yan sa negative na battery. Okay. So kung dito kung sa pag-start natin, dito mo muna umpisahan para hindi ka malito dito sa negative na to. Then dito ka na mag-start from B1 to B16. Ang paglalagay nito mga ka-solar, yung B1, mag-start ang B1 dito sa likod ng battery negative. Since dito tayo nag-start na negative, ito yung automatic na B1, yung likod niya. Ito. B1, ito. Ayan, kung mapapansin nyo, dito ko kinonek yung B1, ayan. Ito siya. Ito, nandyan yung pinakauna. Maliit lang talaga, hindi nyo makikita to. B1, ayan. Tapos yung susunod na wire na B2, yung kasunod na wire, dito siya sa likod. Dito naman siya mga ka-solar. Dito, B2. Alternate lang yan. B3, ito na siya. Ito. Tapos yung B4, sa likod ulit, dito sa square na to, dito, ito yung B4, etc. Hanggang matapos tong series na to. Dapat na maging B16 nyo, dito siya matatapos mga ka-solar, dito sa positives. Okay, so ngayon naman po, katatanggal ko lang ng apat na battery niya. Ito po yung existing, dati niyang battery, na tinanggal ko na. Ito siya, Johnson 6DM30AH. Ang laki pala ng capacity nito. So 30AH to multiplied by 4, kaya naging 48 volts ito. So imagine mo lang ka-solar kung gaano kabigat ang isa nito. Ay, napakabigat. Hindi lang ako sure sa exact weight nito, pero napakabigat po nito. Siguro estimate ko lang, nasa, hindi ko lang alam kung walang 15 kilos to ang isa. Siguro nasa ganun, 15 kilos. Kumpara dito sa isang ginawa kong ano to. Para mas mabigat pa yung isa. Mas mabigat pa yung isang ganito. Dun sa ginawa kong 48 volts na light PO4 battery. Ito na po yun mga ka-solar. Bali, binalot ko lang siya ng electrical tape. Yan, temporary. Ito muna. Tapos, kinuha ko yung negative at positive ng connection nito. Yung nakatap sa battery, ito po yun. Ito yung negative. At yung positive, ito yung nandito sa breaker. Yan, circuit breaker. Na DC circuit breaker. Dito ko tinap sa positive. Ayan. Yan lang po. Ganyan lang po yung connection ko. At ngayon napakagaan na po, sobrang gaan ang ating e-bike. At kanina na-try ko na to, dati napapatakbo ko lang ng maximum na almost 50 to, ngayon maabot na siya ng mga 54. Hanggang dito na siya kanina. Tatry natin. Kanina nakapag road test na rin ako, napakatipid niya. At tatry po natin gano'n siya kabilis. Okay. Labas muna natin to. And sakay tayo. Okay.
So, try lang natin ang solar. Okay, so okay na okay pala itong mga Life PO4 sa battery sa e-bike, mga ka-solar. Bali, gumawa lang ako ng 2P16S. Bali, 32 pieces na Life PO4 na 5Ah ang capacity. Ito nabili ko kay Sir Alfred C na 85 pesos isa sa Dagupan Solar Power. Bali, at saka bumili pa ako ng 10 BMS na sa Shopee ko nabili ito. Okay, bali yun lang naman ang alis ng components. Yung Life PO4, some cables, itong tabing wire pala, at saka yung BMS na to. So, yun lang ang mga gamit niya. Ngayon, gamit yung dating charger niya na 5 amps. Ito, 5 amps to. Na, malakas mag-charge to yun. So, charge natin ulit ito sa solar. As usual, solar pa rin ang gamit natin pang-charge dito. Tignan natin kung gaano siya kalakas mag-draw at mag-charge. So, ngayon, bali, dito nakatap yung solar ko. Currently, meron siyang reading na, kasi meron akong wattmeter dito na 83.6. Hindi pa naka-plug itong charger. So, pa-plug natin to, tapos titingnan natin gaano kalakas kumonsumo to. Okay. Hindi mahirap ng isang kamay. Yeah. Okay. So yan, nararamdaman ko na umaandar to. Tignan natin ngayon. Ang reading niya is nasa, ayan, 250 to 660, ganyan, nasa 260 minus 80. So almost 180 siguro, more or less, nasa 180 watts ang kinakain nito. Medyo malakas ang draw. Ito yung current voltage niya, 53.2. Nakatakbo na kanina nang tinry ko na to, na hindi pa pinu-full charge yung stock bolts niya, ang ginamit ko pa. So ngayon, sina-charge ko siya. Napansin ko lang, mga ka-solar, napakabilis mag-charge ng mga Life PO4, tsaka parang katulad din ng mga ito Life PO4 din ng mga yan, mga ka-solar. Yan, Life PO4 yan, at pati yung 180s ko Life PO4, yun lang ang lithium ion yung ayun, nasa likod na kulay blue na yun, naka-battery wrap, may wrapper na kulay blue. Yun, lithium ion yun, even 650. So, lahat na ng mga gamit ko dito is, Life PO4. Ito na yung bagong collection ko sa mga Life PO4 ko, using 32650. Medyo madilim lang ng konti kasi nandito ko sa loob ng butega. Yan. Ito yung mga dating ang battery. Ngayon, dahil ang laman lang ng battery ko, ito.
itong maliit na 32615 na may 32 pieces na cell. Ayan, ang kaan lang. Siguro, more or less nasa 10 kilos lang ito. Mabigat pa yung isang battery na ito, yung 30Ah na lithium, na lead acid na pang e-bike. Okay, so mas maganda ito, kasi kung bibili ka ngayon ito, itong mga 30Ah na to, kung di ako nagkakamali, nasa 6,000 plus pa yata yun. Ito, bigyan ko lang kayo ng recap magka magagastos nyo rito. Okay, so sa 32 calculator natin para mas madali, baka magkamali ako ng estimate. Okay, madali. Wait lang mga soda. Okay, so sa 32 pieces na ano, times natin ng 85 pesos equals 2,720 lang yan. 32 pieces na yan. Plus yung BMS, meron mumuray na BMS, less than 1,000, pero binili ko nasa 1,200 yata yon. O plus lang natin 1,200, 3,920. Plus natin yung mga tubbing wire, mga 3 metro ata nagamit ko doon. So alam ko nasa 50 pesos ata yon. So 150, sabi na natin 200 for 120. Tapos yung mga screw, 50 pieces ang nabili ko, 33 pesos yata per set yun, o 350. Sabi na natin 4 pesos, edi yung 50 nasa 200 plus 200 for 320. Yung wire, sabi na natin 100. Okay, so total na nagastos ko nasa 4,420 lang. Tapos life PO4 na ang gamit. Hindi na ganoon. Yun, mabibili mo yun. Alam ko nasa more than 6,000 pa yun. Kumpara dito sa 32650 na nasa 4,420. Napakamura. Less than. Tapos, bali ang capacity nito, kung 10Ah to, nakaparallel ang dalawa, times 2 mo lang yun. So, nasa 10Ah ang capacity nito. 48 volts, 10Ah. 10Ah, compare mo sa 30Ah, mas malakas pa to sa tingin ko mga solar. Tsaka ang gusto, ang kagustuhan nito, napakakunat bago mat, napakakunat na drain. Tapos ang bilis niya mag-charge, napakabilis na charging niya. Ayan, tingnan niyo yung charging current niya ngayon, ay charging yung watts niya ng ano, ay malabo ng konti. Ayan, nasa 270, almost 200 watts kasi nasa 80 yung kaninang preloaded na dyan. So nasa 200 watts ang puwapasok dito na charge. Ayan, tumaas na agad, 53.4 na. Ang bilis niya, siguro, estimate ko lang nasa isang oras lang, 1 to 2 hours siguro, estimate ko, hindi pa na-fully charge talaga to, baka mapupuno na itong battery. Kumpara dati, ang tagal. Abot ng 3 to 5 hours ang charging, parang full charge mo ang battery. Tsaka sa gandaan nito, kahit i-drain mo yung battery na to, kahit 90%, hanggang 90% depth of discharge, okay na okay. Hindi tulad nitong mga lead acid, actually yung iba talaga dinadrain nila kaya madaling masira. Mabilis masira yan kapag nadidrain sila ng more than 50%. So, yun lang conclusion ko. Ito, ma-share ko lang itong aking battery. Bibigyan ko na magandang lalagyan to kasi kahit medyo mauga pa, lalagyan na fix ano dito para hindi siya magalaw. Pero okay na siya mga solar. Kailan nakatakbo ako siguro nasa almost siguro mga 5 to 6 kilometers yung tinakbo ko back and forth. Ay baka hindi lang, siguro almost 10 kilometers siguro yun. Tinakbo ko yun, tapos napaka-konti lang ang nabawas dito sa aking battery gauge. Dati kasi, nung yun pa ang gamit ko, pag tinakbo ko yun, kahit full charge, babagsak na to ng nasa 50 point something na lang yung resting voltage niya. Pero ngayon, kanina, nung after kong matakbo yun, nasa 52 point something. Hindi pa rin siya charge yun. Yun pa rin yung stock voltage na nung nabili ko.
Okay. So, nakita ko lang na napaka lakas. Kahit 10 AH lang to, kumpara sa 30 AH na yon, dito pa rin tayo sa light PO4. Na napaka, at saka ito pa pala, last thing pala. Kasi, kala ko, mabilis uminit ito kapag medyo malakas ang draw ng current kapag nag-full throttle ako. Tinry ko siyang hawakan kanina. Medyo warm. Hindi naman siya mainit mga solar. So, yun lang. Basta siguraduhin lang natin na medyo mataba-taba itong mga wire natin sa positive at sa negative. Para, kasi malakas ang draw ng current nito. Okay. So, yun lang conclusion natin dito sa ating ginawang battery for e-bike. Napakagaan na niya. Sobrang gaan mga solar. Dati hindi ko mabuhat-buhat to. Ngayon kahit isang kamay lang, kayang-kaya na. Okay. So, hindi na siya ganun kabigat. Kasi nabawas na itong mga, ayan, yung mga stock na battery na napakabigat. Ngayon, parang isang battery lang nakalagay. Pero yung power niya, parang katumbas ng 2 beses ng power ng mga yon. Sa di ganun kamahal. Okay, maraming salamat mga solar at sana may natutunan kayo at hanggang sa muli, ito muli ang inyong likod si Erwin Sambat mula sa Solar Kapampangan.